Okay, magandang araw mga katropa. Welcome po. Welcome na naman sa ating YouTube channel. So ayan, narito tayo muli sa pagbibigay ng update sa latest ng Bulkan Taal. So nandito po tayo mga katropa sa bayan ng Talisay, Batangas, kung saan nga mga katropa ay magbibigay tayo muli ng update sa Bulkan Taal. So ito ang ating bulkan at may mga makakapal pa rin na pagbuga ng puting usok. So bago natin puntahan ang latest update o ang bulletin ng Taal Network, ay magsa-shoutout muna tayo. Shoutout po kay Levi Hipas ng Bataan. So shoutout po Levi Hipas from Bataan. Shoutout pa rin po kay Landig Ronel 27 from Bagbag Tanawan, Batangas. Ganon din po kay Mama Mo Blue. Ayan, Mama Mo Blue. Shout out po. Thank you sa patuloy na suporta sa ating YouTube channel. Kay Ma'am Jen Jen's Vlog, kay Sir Pulan Muto, at kay Ma'am Glo Magbanwa. Ayan ang ating mga solid, solid na ating mga kaibigan at ating mga kasama na patuloy na nagsusuporta sa atin. Shout out din kay Katrina Mayores, hello, at sa kanya pong family, Family Mayores, shout out po. Ngayon nga po ay September 5, 2021, araw po ng Linggo. Narito po tayo sa bayan ng Talisay, Batangas, kung saan mga katropa ito at nakikita natin ang Bulkan Taal. Ayan po, at may pag-steam pa rin, patuloy pa rin ang pag-steam ng puting usok mula sa main creator nito. Kita natin, ayan ang malaking usok o makapal na puting usok. Yan po ay nagmula po yan dyan sa main creator ng Bulkan Taal. Ayan, at may kataasan na naman po ito. Ayan. Dito sa parting tanawan kayo mga katropa o dito sa may Tagaytay, kita po itong usok na ito. O yung maputing usok na nagmula po sa Bulkan Taal. Kahit po kayo ay medyo malayo na po sa bulkan, ay makikita nyo pa rin ang ganitong sitwasyon. Kasi mga katropa, ito ay mataas na naman. Napakataas na po ang naabot ng puting usok na ito. Okay katropa, itong video ito ay kuha natin kanina bandang alas 8 ng umaga. So dahil alas 8 na, silipin na po natin ang Taal Bulletin ngayong umaga. Sa nakalipas na 24 oras, ang Taal Volcano Network ay nakapagtala ng 7 volcanic earthquake, kabilang ang 2 volcanic tremor event, at ito nga ay tumagal ng 1 hanggang 2 minuto, at mayroon pa rin 5 low frequency volcanic earthquake at ang low level background tremor na nagsimula pa noong 7 ng Hulyo ay patuloy pa rin na naitatala ng P-box hanggang sa kasalukuyan. May mga upwelling pa rin ng mainit na volcanic gas na patuloy na nagaganap sa main creator nito, kaya ay nagkakaroon ito ng paglikha ng plumes, at ito nga ay tumaas pa ng 1,800 metro kahapon po yan bago ito mapadpad sa Timog Silangan. Samantala, ang pagbuga naman ng sulfur dioxide o SO2 ay humigit kumulang sa 4,185 tonelada kada araw kahapon pa rin po, September 4, 2021. At ang sukat naman ng ground deformation ng bulkan gamit ang electronic tilt, continuous GPS at INSAR monitoring ay nakakapagtala pa rin sila ng marahan na pag-impis ng Taal Volcano Island simula pa noong Abril taong 2021. At taong 2020 naman ay nagsimula na ang marahang paglawak ng nasabing kalakhang Taal, kung saan nga po ay
naganap ang huling pagputok ng bulkan noong taong 2020 sa buwan ng Enero. Samantala, sa patuloy pa rin update ng Bulkan Taal, ito po ay nananatili pa rin sa Alert Level 2, ang antas ng Taal Volcano. Paalala ng DOST Tibok, sa madla na sa Alert Level 2 po ay maaaring magkaroon ng priyatik na pagputok, volcanic earthquake, bahagyang abo o mapanganib na ipon o pagbuga ng mga volcanic gas ay maaaring bigla ang maganap at manalasa sa palibot o sa paligid ng sa lawa ng Taal. Dahil po dyan, ang DOST Tibok pa rin po ay masusing nagpapaalala at mahigpit na ipinagbabawal nila ang pagpasok ng sinuman sa Taal Volcano Island na siya na po Permanent Danger Zone o PDC ng Bulkan Taal. Maging ang magawi ang sinuman sa Taal o maging ang magawi ang sinuman sa nasabing main creator nito o Daang Castilla Fissure ay hindi pinapayagan at ang pamamangka at lalong-lalo na po ang pamamalagi o paninirahan sa nasabing isla ay tuluyan ng pinagbabawal ng mga otoridad hanggang sa kasalukuyan. Samantala, ang mga lokal na opisyalis naman ng pamahalaan ay patuloy na suriin nila at pagtibayin ang dati ng kahandaan ng mga barangays na dati ng inilikas sa palibot ng Bulkan Taal kung ito ay sakaling magkaroon na naman ng panibagong pag-aalboruto ang bulkan. Maging ang may mga katungkulan po sa civil aviation ay nararapat lang na humikayat o hikayatin nila ang kanilang mga piloto na pagbawalan mo nang wag mo nang magpalipad sa malapit sa tuktok ng bulkan kung saan nga po ito ay maaaring magkaroon ng mga naglilipa ng abo at umiitsang bato na dulot po ng biglaang pagputok ng Bulkan Taal. So ang DOST Tibok pa rin po ay masusing nagbabantay sa kalagayan ng Bulkan Taal 24/7 at handang agarang ipabatid ang anumang pagbabago nito sa lahat ng kinauukulan. So mga katropa, yan na lang muna maibabahagi ko sa inyo ang latest update at